nitong nakaraan lamang ay napabalitaan ang tila kakaibang bagay na lumulutang palapit mismo sa teritoryo ng Estados Unidos. At napag-alaman na isa itong spy balloon na nagmula sa bansang China. Sadyang matinik talaga ang bansang to sapagkat gagawin ang lahat upang maisakatuparan ang pakay nila. Pero alam mo ba na hindi lang pala ito nagaganap sa United States? Bagkus pati sa Pilipinas ay nakaranas na din ito ng ganitong uri ng pag-iespiya. So bago may pagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Alam mo ba na ang spy balloon program ng China ay isang taktikang ginagamit nila upang magkandak ng isang global surveillance para makapag-kolekta sila ng iba't ibang klase ng impormasyon ukol sa military capabilities. Hindi lamang ng United States, bagus ng buong mundo. Pero ang target kasi talaga nila ay ang mga American military bases sapagkat dito nga naman talaga nakalatag ang iba't ibang klaseng kagamitang pandigma ng US na marahil ay nais silang pag-aralan at nais din lang kopyahin. Gaya ng nabanggit kanina, naranasan na din pala ito ng Pilipinas sapagkat ang tinatarget nila kadalasan ay ang mga bansang kung saan ay may koneksyon at may mga military bases ang United States at isa na nga dito ang Pilipinas. Noong una lamang ay inakala lang ng mga residente sa Bulinao, Pangasinan na isang UFO ang kahina-hinalang bagay na palutang-lutang malapit sa kanila. Bagkus ito na pala ay isang spy balloon ng China. At matapos ang insidente na ito ay namataan din ito sa Baguio City. Kung kaya't hindi na bago sa Pilipinas ang teknik na ito ng China. Alam mo ba na ang mga rehiyon kung saan ay ginamitan na rin ng spy balloons ay ang Latin America, South America, Southeast Asia, East Asia, at maging ang Europa. At ganun na kalawak ang nilayag ng spy balloon ng China. Ang spy balloon kasi ay may kakayahan na magkolekta ng mga images mula sa target nito. Hirap din silang madetect agad ito sa mga radar sapagkat ang mga spy balloon kasi ay sumasabay sa galaw ng hangin kung kaya't undetectable siya sa mga sensors bilang suspicious object. At talagang matatalino mga Chinese pagdating sa mga ganitong bagay. Pero alam mo ba na nung madetect na ang spy balloon ng China ay itinanggi nila ito na pamamaraan ng pag-iespiya. Bagkus, ayon sa kanilang spokesperson ay ginagamit lamang nila ito na pangalap ng impormasyon ukol sa lagay ng panahon. Well, kung tatanungin kita, kapanipaniwala nga ba ang pahayag nila o ito lamang isang alibay? Masasabi natin na naging matagumpay talaga sila sa mga nauna nilang surveillance. Pero lamang pa rin na pumalpak sila gamit ang mga spy balloons. Dahil hindi gaya ng mga drones, UAV, submarines at iba pa ay hindi ganun katibay at hindi magtatagal ang mga spy balloons. Pero binigyan na ng US ng babala ang ibang bansa. Spy balloons are powerful eye in the sky for covering low altitude and surface targets. Ito ang pahayag ng United States. Sadyang paiba-iba na ang pamamaraan ng mga bansa sa ngayon pagdating sa military. Naway ang biyaya ng talas ng talino na ibinibigay sa kanila ay gamitin na lamang para sa ikakabuti ng nakakarami. At ilan lamang yan sa may impormasyon
ukol sa mga spy balloons ng China.